assignment list, guys. Ito, nakalagay, no? Job pa rin yung in-honor niya. Kasi nga, by default, job and machine itong module na to. Sabi niya dito, for Dublin, for Arnold, dapat siya ma-assign kay sa Dublin, which is 14. Si Brittany naman, sa Davos, which is 11. Si Daniel naman, sa Oslo, which is 13. Total, 38. Sinama rin niya lang dito. Good day, everyone. For this presentation, we will be having the POMQM software application of our previous topic regarding assignment modeling. So, first step, basically what we should do first is to set the algorithm of this software into assignment modeling. So, to be able to do it, dito lang tayo sa module. Just click the module, then assignment. Assignment. Then, it is now set into assignment module. As you can see, there is the word assignment here on the upper left side of the screen. Then, click file, new. We will create new. And let's have our example, previous example. And it is actually the HSBC, if you still remember. So, HSBC, that will be our title. Oh, same na lang tayo ng title. So, lagay natin dito HSBC. The title. Then, for the number of jobs, guys, by default kasi, itong POMQM software, by default kasi, yung jobs and yung machine ang ina-assign niya sa isa't isa. No, pero in our case kasi, we have the manager and yung new location ni HSBC. So, basically, halos same lang naman ng konsepto. Iba lang yung name na gamit. Iba lang yung variable. No, so, dito, jobs, ito yung katumbas ng manager natin. And yung machines naman, yung number of machines, ito yung katumbas ng location sa atin. No, if ever na napagbaliktad nyo, madali lang naman. Ulit nyo lang, edit nyo lang, tapos change nyo lang sila, shift nyo lang. Anyway, madali lang naman siyang baguhin if ever na hindi nyo maalala or napagbaliktad nyo sila. Again, for the number of jobs, that is the manager. In our case, now we have four managers, Arnold, Brittany, Christine, and Daniel. So, we should have here four. And for the machines, this is the equivalent sa atin nito is the location. We have Oslo, Davos, and Dublin. So, we have three. Hindi po natin ilalagay dito yung dummy na location. Dahil si POMQM yung mag-a-assist dito. Siya yung magsosolve nito, yung algorithm niya. Siya yung i-check niya whether it is a balanced or unbalanced type of problem. Basta ang ibibigay mo lang sa kanya yung raw data na meron ka. Alright? So, for the objective, ang objective natin, of course, is to minimize. No? We are minimizing the cost of assigning different managers to different new location of HSBC. So, dapat nakaklik ang minimize. For the raw names, this is default. Kung gusto nyo ABCD or January or iba, kung mag-input yun na iba, okay lang. Pero babaguhin pa rin naman natin ito sa next na window na lalabas. Same with the column names. And sa overview, sabi niya dito, no? Dito, guys, if ever na ilang taon makalipas, no? Tapos biglang, parang naalala ko tong problem na to sa OR namin nung college. Dumating kayo sa ganun, pwede mong ma-recap kung ano yung module na yun. Actually, lahat ng module na nandito, no? If i-click niyo to ulit, lahat ng nalabas na module dyan, may overview yan, wherein, pinapakita niya sa'yo kung para saan yun. In our case, we are using assignment modeling. Sabi niya dito, overview, this module is used to solve one-to-one assignment problems. If the size of one set that you are assigning does not match the size of the other set, then use the second scroll bar to allow the two sizes to vary from one another. So basically, nagtuturo lang siya nung pinapaalala niya lang sa'yo kung ano yung purpose na itong module na ito. To preclude an assignment from being made, enter an X in the cell. The software will replace the X with a relatively large value. So itong part na hindi na natin ito ma-encounter sa ating solution for now. We'll explain ko to later. So, just click OK if all set na tayo dito sa side na yan. Okay, yan. Yung machine,
1, 2, 3, palitan na lang natin ang mga location natin, which is Oslo yung una. Next, we have Davos. And we have Dublin. Okay, for the jobs, ito yung mga managers. First manager is the Arnold. Oops, Arnold. Okay, next we have Brittany. And Christine. Lastly, we have Daniel. Okay, yung nandito guys, tulad ng ginawa natin sa ating manual computation, yung nandito is the cost of assigning each manager to each location, to specific location. Naka-thousands yun. Kung gusto nyo i-thousand, okay lang naman. Pero if gusto nyo gawin yung ginawa natin same sa manual, okay lang din po. Basta wag nyo lang kakalimutan i-convert into thousands kung ano man yung final answer na makukuha ninyo. So, in our case, pababa tayo para pababa tayo na mag-i-input ng ating mga data. So, we have 10, 16, 15, and 13. For Davos, pababa naman, we have 20. I hope you have your notes with you. 11, 12, and 18. For Dublin, we have 14, 17, okay, 19, and 21. Okay, let's check before we click the button sold. So, 10, 16, 15, 13 for Oslo. For Davos, 20, 11, 12, and 18. For Dublin, we have 14, 17, 19, and 21. Alright, so, okay naman. Click natin yung sold na button. Ayan. Now, as you can see, no, pinakita niya kaagad yung final solution. Dito sa tablo na to, nakalagay na agad kung kanino mo siya i-assign. As you can see, no, sa Oslo, ang i-assign mo daw dyan is si Daniel, which is tama naman doon sa sinold natin, no, sa manual solution natin, 13,000, no? 13,000. For the Davos, si Brittany ang naka-assign dyan. You compare, if you have your manual solution ng ating previous problem, compare nyo kung tama, and tama naman yung lumalabas, 11. For Dublin, Arnold, 14. And for the dummy, nakita niya rin na unbalanced yung problem, kaya we have the dummy location. Na ang i-assign doon is si Christine. Meaning to say, walang bagong location na i-assign kay Christine. Dummy lang kasi ito. No? And at the same time, as you can see sa upper left side ng ating tayo sa manual solution natin, $38,000. Alright, so for this one, we have marginal cost. For the marginal cost, hindi ko muna siya i-explain in this tutorial, pero this is connected sa ano eh, sa optimization niya, yung pagdating sa economics na utilization. Hindi ko muna siya i-explain sa inyo for now. Ito tayo sa assignment list. For the assignment list, guys, ito nakalagay, no, job pa rin yung ino-honor niya kasi nga by default job and machine itong module na to. Sabi niya dito for Dublin, for Arnold dapat siya ma-assign kay sa Dublin, which is 14. Si Brittany naman sa Davos, which is 11. Si Daniel naman sa Oslo, which is 13. Total 38. Sinama rin niya lang dito. So, that's it for the assignment modeling na application sa POMQM na software. I hope you learned something from this presentation. Always, no, mag-iingat, keep safe always, and thank you for your time. Bye-bye.